Good morning mga katangke, si Katoring. Ayan. Ganda umaga po sa inyo lahat. So, today is Thursday, June 1. Oh? May pagtaas po ng 6 na piso. May pagbaba ng 6 na piso ang ating Petron distributor dito sa Quezon City. So ayokong lahatin, ewan natin kung may mga pagbaba din na mangyayari. Naturalmente dahil si Petron naman ang madalas na basihan ng mga pagbaba, no? Kasama ng mga sulay na yan. So we are lucky again at mas masaya na naman itong ating mga suki. Siyempre, yan po ang madalas na inihintay ng ating mga suki lab. Oh. So, liban dyan sa pagbaba ngayong umaga ay atin pong sina-shout out ang ating mga tangkero. Ah, marami pong nagme-message kay Katoring ng kanilang mga status sa kanilang pag-apply ng LTO. Ah, bae, kung masaya man si Katoring, siyempre, mas masaya yung mga kasamahan natin na talagang nakasubmit na raw ng kanilang mga dokumento doon sa Department of Energy at naghihintay na lang ng further comments. Ayan. So, sabi nga natin, kung hindi natin sisimulan at hindi natin gagawin, walang mangyayari. No? Dahil kung mananatili tayong magngangangak-ngak at sasabay at sasama sa mga criminal-minded na mga tangkero na hanggang sa ngayon ay hindi mabitawan si Pintados at si Tengang Kawali o Tengang Hapon ay huwag nyo silang sasamahan dahil at the end of the day, baka sa kangkungan tayo pulutin. Yan. Si Katoring, ha? Kumusta Katoring ang papel mo? Ayun. At ganun pa rin. No? Dahil masyadong relax si Katoring, paunahin ko muna kayo. No? Pero sa mga susunod na panahon ay susunod na rin ako sa inyo. Ayan. Nga pala I am with my wife today. Ito ang pinaka the best na moment natin mga katangke. Ang magkape with your wife na tangkera din. Siya po ang nagmamanage sa aking isang shop doon sa Caloocan. Ayan. Ako naman ay sa Fairview, ang one man band. Ayan. Ha? One man band. So, alalayan po kaming dalawa. Nagbabalitaan kaming dalawa sa mga movement at nagbabalitaan kami ng mga presyo. Ayan. Kaya lang, kailangan ho talaga natutukan din ang tutukan natin personal yung bot shop natin dahil kailangan ho na huwag ho tayong pakampante dahil marami pa rin mga Pintados, Haliparot at Salome. No? Pero lagi naman po nating pinaninindigan na yung tayo po ay nagbebenta ng mga good tank, branded, at sumusunod po tayo sa kalakarang presyuhan. Hindi po yung kalakarang desperado. Kaya yan po ang inireklamo ng marami nating kasamahan na tangkero, yung mga desperate pricing. Yung makakuha lang ng customer, makapangsulot, makapangagaw lang ng customer na wika nga, ay sukdo lang sirain ang presyuhan. Ayan. So, sa akin, for the sake of content, inaatake natin yung mga yan. At hindi tayo sang-ayon sa mga yan. Hindi tayo masaya sa mga yan. Pero personally, pag nandun na po ako sa shop at nakikita kong dinadaan-daanan ako ng mga hindi po nakakasira sa aking takbo ng aking operasyon yan.
hindi ko pinapayagan ng sarili ko ay ginugumon ng mga pag-iisip at pagseselos at sama ng loob o sama ng kung anumang kasamaan na yan, ay hinahayaan ko sila kasi kung happy sila, happy ako. Ang pagkakaiba lang namin yung antas ng happiness namin. Happy silang magbenta ng mga illegal substandard na tangke. Ako happy ako na nagbebenta ng kahit mga 3-5-10 tangke. Happy naman ako dahil mga regulated and controlled LPG cylinder tank ang binebenta ko. Ayan. So, maiwasan dyan yung mga aksidente ng pukpukan, ha? Alam mo yon yung mga super kalan na pinupukpupukpuk pagka ganyang may mga kung gusto mong magtanggal ng singaw o leak, accidentally pwedeng matanggal po ang valve seat noon, yung valve na pinagbabarhan ng ball valve nung super kalan. Ayan. At sa gilid noon ay kakasingawan. So dahil yan, ipinapasa ko na yan sa aking brand supplier. So sa mga hopeless nating mga tankero, sa mga tankero na laging china-challenge yung pagkakataon kung magiging agresibo ba si DOE, laging china-challenge kung seryoso ba ang DOE, at laging inaasa ang kanyang operasyon sa galing niyang magtago, kuidaw kayo, ha? Mag-ingat lang po kayo dahil namumuhunan po tayo. Mahirap na sa akin kasi maliit lang naman tayong namumuhunan. Ayaw natin na ganyan ang operasyon natin. For the meantime, nakikisakay tayo dahil siyempre kailangan natin na magpatakbo ng mga ilang tangke na pwedeng mag-sustain sa ating daily operations. But totally, wala na ho tayong mga tinatawag na generic. All qualified. In any case na magkanoan, madali siyang ipalit, iswap sa ating main carrying brand, ang Regasco. Ha? Sorry sa mga price gas, pero I'm still for Regasco. Kahit na minsan binabakbakan natin si kasamang Regasco, love team kami yan. Nga lang, mga tankero, sorry tayo pagka tayo hindi na sinuplayan at pag binigyan tayo ng moratorium ng mga LPG brand na supplier natin dahil wala pa tayong mga permit o wala pa man lang tayong resibo na katibayan na nag-forward na tayo ng mga requirement ni kay DOE. Dahil obligado rin po itong si refinery brand o si refilling, si brand, no? Na lahat ng kanyang sinusuplayan ay legit, ay legal din o may mga permit din. Otherwise, illegal din po ang transaksyon natin. Alam mo, yan po, connected po lahat yan eh. Yan po, ay naayon po yan sa LPG law, no? Na kailangan magkakaroon lamang po ng legal na transaksyon kapag ka ang supplying brand ay nakailangan may permit din. Okay? Ang sinusuplayan or sa ay kinakailangan may permit din. Ngayon, yung mga may anting-anting sa kanilang wet packs na nagtatago-tago lang, well, bahala na po kayo dahil matatanda na po kayo. No? Ano sinasabi nga natin, oy, shout out siyempre kay Mr. June Abordo ng Quezon Province yata yan. June Abordo, shout out sa'yo, sir. Dahil si Ginoong June Abordo, from time to time, laging
humihingi ng guidance sa atin, no? Maraming salamat sa iyo, Ginoong Jun Abordo, no? Pero sorry sa iyo, no, dahil ang iyong hinihingan ng guidance ay parelax-relax lang, no? At ikaw po ay nandyan na po sa huling bahagi. Sabi ko nga, mas masarap pong magnegosyo. Mas payapa po tayo na nagninegosyo. Lalo na sa ganitong klase po ng industriya ng negosyo, tangkihan. Talagang ito po ay regulated business. Kasi po talagang may kaakibat po itong aksidente, disgrasya. Kaya yan po ang alam mo. Madali naman pong mag-illegal. Bakit naman? Kaya lang, yung dala ng konsensya ko eh, kasi bagong pasok po ako sa industriya. Baga, bagito pa ho kasi ako, kaya pwedeng sabihin natin hindi pa ako ganun masyadong na-camouflage, hindi ba pa ako na immune sa mga ganyang okay lang na may sumabog, okay lang na may sumingaw, okay lang na makatanggap ka ng customer na nagpapanik. Ah, hindi pa ho ako sanay sa mga ganun eh. Ah, eh ba't ko naman sasanayin yung sarili ko sa mga ganung bagay kung meron namang regulated process, procedure para maiwasan yung mga yon. Okay, unang-una, na kailangan merong talagang credible company, LPG company na magte-take over at may responsibility sa lahat po ng maintenance ng tangke. Yun po ang importante doon eh. Hindi yung ikaw lang. Hindi yung ikaw lang. Yun nga po ang inaano ng gobyerno through the Department of Energy na i-re-regulate po yung mga yan para tiyaking ligtas ang lahat ng mga tangke. Hindi man po 100% ay siyempre may mga palyado, may mga pumapalya, pero ma-reduce yung mga bilang ng mga pagsabog na yan, ng mga sunog na yan, na ang madalas nga na dahilan na ito pong mga tangki natin. Inuulit po natin, lagi rin po natin alalayan ng ating mga suki na from time to time ay bigyan po natin sila ng mga safety tips, no? Dahil marami po, lalo na sa mga karinderya, lalo sa mga katulad nating hampas lupa na nagtitipid talaga ng sobra ng tangke na ayaw, no? Hanggat maaari na lang, ayaw nang buksan yung valve. Sa katagalan po ng kanilang mga hose, sunog-sunog na, may mga leak na, hindi na ho nila pinapansin yun. Ayaw nila na inooferan mo sila na palitan yung hose, palitan yung regulator, hanggat hindi mismo nila nakikita yung naririnig yung malakas na singaw, hanggat hindi nila nakikita na meron ng may biglang boom, gumanon sa kanilang kalan, ay wala ho, no? Kaya pagka may mga pagkakataon ho, checkin ho ninyo ang kusina ng inyong mga customer. No, magkaroon ho tayo ng talagang intense na malasakit. Gawin nating personal yung ano natin. Sa akin, kung kinakailangan mawala sa akin yung suki ko, kapag ang attitude niya ay wala siyang pakialam sa safety. Kasi bandang huli, sayo ang bagsak niyan. Pagka ho nagkaroon ng problema, kahit na walang issue yung tangke mo dahil lamang sa kanilang ano, hindi pwedeng hindi madawit yung source ng kanyang LPG. Nung kailan ba yun, nung nakaraan eh, kahit na sa pipe, share ko lang. Share lang ho natin yung mga daily experience natin. May isa tayong customer. Ako, siyempre, siyempre hindi pwedeng mawala yung business aspect ng ating transaksyon. Malayo yung ating pwesto. Malayo yung pwesto natin doon sa dinidelivery natin. Inoferan natin sila ng mga regulator dahil sa naobserbahan natin na ganito. Okay. Bumili sa iba ng regulator. Okay lang dahil freedom of choice nga eh. Di ba? I-observe natin yung freedom ni customer. Ha? Kahit saan siya bumili. O kaya lang, pagdating na may problema at sa'yo lalapit, siyempre, papasukan mo rin ang business dyan. Ha? Na reasonable. Yung layo ng store mo doon
From 3 to 7 kilometers away. Imaginein mo. Diba? Back and forth. Ipapaayos niya yung regulator niya dahil walang lumalabas. Okay, so natural. Eh, 10 days na yung tanke natin sa kanya. Natural. Bibigyan natin siya ng reasonable computation. At kinakailangan din natin bilang isang suki niya ng gasulan. Eh, kinakailangan ipakita rin natin na siyempre kahit na may konti kamahalan tayo, eh, naano ka naman siyempre, hindi ka magka... hindi ka may hiyang humingi sa kanya ng assistance na pag-a-assiste sa mga regulator pagka doon mo rin binili sa kanya. O kaya mga suki ko, no, mga suki, huwag ho niyong tatakasan ang inyong outlet. Tawaran niyo na ng tawaran yung tangkihan ninyo. Ang importante, doon niyo mabili hanggat maaari ang lahat ng mga accessories ng inyong kalan. Regulator, hose, kano lang naman yan, no? Mamahalan man kayo ng konti, tawaran nyo ng tawaran. Bakit naman hindi? Available naman po ang tawad all the time. Pero ang i-bypass mo siya at bibili ka sa iba, hempre, bibili ka tayo sa purposes at saka merong damdamin din yan, no? Magano yan, ha? Para maging maganda ang inyong relasyon pa rin. And bilhin nyo na sa kanya. No? Bilhin nyo na sa kanya. At unless kung wala yung regulator na binibili mo sa kanya. O bumili ka sa halimbawa sa isang sa isang hardware. Ngayon, pag may problema, hindi mo naman matatest sa hardware. May pobya ka pang tanggalin yung regulator. Aabalahin mo ngayon yung tangkihan mo. Natural, i-charge ka nun. At ako, sumasang-ayon dyan. Yung rider, hindi ko mapatakbo nang hindi ko babayaran. Yung motor, hindi ko pwedeng patakbuhin nang hindi ko lalagyan ng gas. Yung motor, hindi pwedeng tumakbo nang walang gulong. Diba? So, sa mga suki, maiintindihan nyo po mga bagay na ganyan. So, para hindi ho tayo nagkakasalubong magkaminsan, yun nga, sabi ko, intindihin natin yung normal na proseso. Okay? No, sa mga tangkero din. Na, yung samot-sari natin pag-usapan kasi noong nakaraan, matagal ho akong hindi naglalagay ng content dahil no. Hindi tinatamad din po tayo. Huwag ho tayong pasasyak o pagugulat sa mga ano ng customer, no? Marami yung mga customer na gulatero o manggugulat. Tulad halimbawa, misis ano na yung tungkol sa mga matagal ng mga tangki na umikot na Japanese na although tayo ay bahagi nung araw ng ano. Kasi nag-generic din naman kami nung araw. No? Pero itong taon na to, last year pa, hindi na kami nag-generic. At talagang lahat po ng mga ano natin, sinabihan natin. Kaya importante na sinabihan natin yung mga suki natin na bawal ang generic. At pag sinabi mong bawal ang generic, talagang ano, ibig sabihin, tatanggihan mo na siya. Except kung willing siyang mag-swap. Mag-swap doon sa mga... In-offer natin nung last year yun. At actually, hanggang ngayon pa naman, nag-o-offer pa rin, provided na good to good na, o kaya may certain charging na. Hindi. Ha? Good to good naman, kasi hindi natin natanggap ni Regas. Oo. Nung araw kasi, yung ating main carrying brand ay charge lang, no? So, may mga certain collar. Issue, yung tanke, collar, foot ring. So, nag-charge siya. Mas nakakamenos si Suki. At kapag ka-good pa yung tanke niya, swap to ano, no? Okay. Eh ngayon, maraming makukulit matitigas ang ulo na Suki. Tumawag si customer at ngayon pa lang magpapapalit. Sa inyo namin ito binili. Kailan po kayo binili? Last month lang. Ha? Last month? Last year nga kami. Tumigil na kami na last year. Sa record, May last year, huling purchase. Last year pala.
huling purchase. Pero sabi niya last month, oh, ayan, di ba? May mga ganun eh, como... Tapos nung maano siya, sabi ko, eh, parang naging last month, ma'am, eh, dito sa record namin, last year pa kayo huling nagbumili. May last year. Sabay welta si customer. Sabi niya, ay, kasi matagal kami maubos eh. So, lang namin gamitin. Ayun, yung isang point na ron. May mga customer na gano'n, nakagustuhan lang niya na mapalitan yung kanyang generic na pagkatago-tago niya sa baon. Pagtingin iba na... Eh, babakbakan niya ng sabihin niyang last month lang niyang gusto ka niyang i-corner na sa'yo pa rin yung tanki niya. Ha? Eh, the fact na talagang last year pa tayo, palalabasin niya na last month ka lang nagbenta. Oh, ngayon, kung wala kang sistema sa iyong tankihan, di ka nagre-record ng iyong mga ng business transaction mo per customer, ay, mako-corner ka. Pero, wala mo namang hindi ka naman nagbebenta na talaga last year pa, eh, maliwanag yun. Pero may, sa madali sabi, may mga ganun pong customer na budol din, no? Mga budol-budol na tinatawag natin. Oh. Sabay, sabi mo. Kasi madalang kami gumamit eh, kaya matagal matubos. Oo. Tapos, eh, parang imposible naman, ma'am, isang taon bago naubos yung tanko niya. Oo. Sabay-sabi. Hindi, kasi text lang ng text kayo na may price interest eh, kaya sa iba muna kami bumibili. Eh, kasi nung araw, nung kasi simula ako, eh, ginagaya ko yung, may mga ginagaya kasi tayong mga sistema ng ano yung mga ibang brand na nag-text blast sila noong mga price increase, so price rollback. So ginagaya ko sila sino yung mga customer ko so far, ginugroup ko sila then isang text lang na may rollback, may pagtaas. So yun naman pala yung nagagamit nila yung information ko na yon para lumipat sa iba. So ayun eh, no? Eh, natututo tayo, no? Binala natin yung mga ganong kaikikan. Nayaan na lang natin yung mga brand na yan na gumawa ng ganon sa ating mga outlet. But ako sa mga customer, hindi na. Nawawalan lang ako ng suki pagka ganon. Pero anyway, may mga maraming nagpapasalamat po kay Catherine. Dahil sa mga informative videos na ilang mga informative videos na nilalabas natin. Marami na, no? Maraming samot sari eh, no? Hindi ko na alam. Pero about sa LPG, at sinasabi na Catherine, ikaw na nga ang naging mentor ko. Ayan. Salamat po sa ganyang inyong mga binibitawang salita. Nakakataba po ng puso, no? Bagamat si Catherine ay isang ika nga ay hampas lupang magtatangke lamang. Pero siyempre, tayo po ay hindi naman ganun na ika nga ka ano sa tawag nito. Yung kalakaran sa totoo lang, no, lalo na diyan sa ano, no, sa City Hall, may mga issue tayo diyan sa City Hall na si Catherine din ay nakakaranas ng mga ganyan difficulties o barriers ika nga. Hmm? Tulad na sa suki natin na halos pareho yata kami ng experience. Sa isang outlet ko, okay. Walang problema. Huh? Narinyo ko na nga yung kanyang mayor's permit. Sa kabilang outlet ko, yun, doon ako nahirapan. Nakatulad ng isang tangkihan na tangkero na dumulog sa akin. Nag-message sa akin. Na yun nga, sabi niya, ang daming hinihingi sa kanya eh. Ha? Ang dami yung hinihingi sa akin. May mga affidavit pang hinihingi, affidavit of undertaking, etc. So sabi ko, baka katulad ka ako nung experience ko na yung tinayuan ko ng outlet ay talagang not permitted ang category doon sa zoning. Inapila ko na nga po eh. Gumawa na nga po kami ng consideration letter as per requirement. Pero ganun po ang ano, yung consideration letter namin na denied pa rin. Oh, kaya ho, alam nyo sa simula talaga marami ho tayong pagdadaanan na nabutas ng karayom. Sige lang ho, ang sinasabi ko sa inyo, sige lang ho. Maipagpatuloy lang po ninyo yung sinimulan ninyong negosyo na nakikita ninyo na feasible naman at may patutunguhan na negosyo. Dangan nga lamang ay talagang susuot ka sa ika nga, mga butas ng karayom. Dahil nga ito ay regulated na business,
kung nakikita mo na talagang ito ang magandang business, eh bakit? Ituloy mo. Kung ano yung dapat gawin, ituloy mo. Katuloy, yung problema nga, ayaw nga akong bigyan ng permit. Merong special permit yan, merong remedyo yan. Kausapin mo yung dapat mong kausapin at huwag ka nang magpakipot pa. Alam mo na ang usapin dyan, yung standard operating procedure ng mga kalakaran ng mga tsubabo. Alam mo na siguro yun, yung sinasabi ko sa'yo, di ba? At merong special process dyan. So, yung special process, merong restriction yan, limited yan. So, for example, ang i-declare halimbawa na yung magiging permit ng City Hall is for LPG as wholesaler. At it seems like an office na ikaw lang ay magbebenta lang ng ganito daw, limang tangke. Yan, ito mga ano lang natin ito, no? Mga way out lang para at least makapag-negosyo ka pa rin. Kasi nga, alam ko ang naiisip ninyo na nanghihinayang kayo sa lugar. Nakapag-establish na kayo ng mga suki. Ang dami nyo nang napahiram na tangke. Ano ang gagawin mo? So, kaysa naman masiro ka, kaysa naman totally ano. Kung may paraan pa, gawan mo. Huwag tayong maglupisa. No? Except kung wala ng paraan. Kung may paraan pa po, tuloy lang. Yan po ang ating gagawin. So, inaano ko lang kayo, minamotivate ko kayo, ini-inspire ko kayo na huwag bibigay. Dahil pag bumigay, panalo si Pintados, panalo si Haliparot. Ngayon pa, sa lugar ko na nga lang, dati, talagang yung nilipatan ko. Ngayon, ramdam na nila na sumisikip na nga, sabi ko, ang mundo nila. Yung mga kabalintunaan yun, yung kung kailan nagkaroon ng batas, ulitin na naman natin. Kung kailan nagkaroon ng summit, lalong dumami. Hindi ho totoo yun. Wala hong ganun yun. Yun yung mga hindi makatanggap ng katotohanan na sila ay pa-phase out na, kasama na sila, pa-phase out na. Kaya nga makikita mo sa group, ang dami na nagbebenta ng mga tangke na bulto-bulto. Hindi nila makayanan. O, kasama na yan sa pagbabawas ng mga haliparot. Mga haliparot, maraming haliparot dyan. Dahil hindi nila kayang dumaan sa legal. O, italo sila ni, nung mga maliliit ng paslupang tangkero, kaya sumunod. Diba? Panalo ka. Kaya shout out po sa iyo, Ma'am Grace, Kasuki Vlog. Juna Bordo. Lagi po kayong Berhel Ilagan, yan napaka talaga yan, napaka bilib ako sa pagninegosyo nito ni Ginoong Berhel Ilagan. Talagang dami na nitong mga tangke at mukhang kikilalanin yata siya sa ika nga sa bilang hari ng tangkero sa lalawigan ng Cavite. At Batangas siguro, maabot pa ng Batangas. Ayan, si Ginoong Berhel Ilagan. O yung mga kasama natin dyan na dito sa may Quezon City. Kasama na rin yung ating kasamahan dyan na laging minsan naliligalig sa kanyang mga kapitbahay. Huwag ka masyadong maligalig dyan. Focus ka lang. Sabi ko nga, kabahagi ka ng mga tangkerong ligaw nung araw. Ikaw ang mas unang nakakaintindi kung bakit. Huwag tayong turo ng turo. Huwag tayong dumilit lang yung ating yung confidence level mo ay nasisira. Bago pa man ho dumating ang legal, sabi ko nga, yan naman muna ang pinagsimulan natin. Ngayon, dahil obligado na ho tayong maglegal, huwag naman ho nating masyadong yurakan itong mga to. Hayaan mo sila, alam na ho nila na dapat maging legal sila. Anyway, who will bear the consequence? Who will carry the consequences? Sila rin po. Who will suffer the consequences? Sila rin po. Hindi naman ikaw. Diba? Pero ang maging kabahagi ka, maging ikaw, lalo na yung mga hampas lupa na tangkero, wag. Kasi pag sila po, alam mo, pag sila po ang nawalan ng kakainin, magiging violent po yan. Magiging criminal po lalo yan. Talagang literally, magiging criminal po yan. Kaya, hayaan nyo na po yung batas ang dyan, no? Hayaan nyo na po silang kita nyo naman, sunod-sunod na rin ang mga pag-atake ng ating mga brand
fighters para sa mga illegal refilling plant. So natural, di ba? Hindi ho kayang, hindi ho superhero ang DOE para lahat, pati mga outlet ay puntahan. Kulang ho sila sa tao, kaya nga gagawa ng task force yan eh. Iko-connect na yan, magde-delegate yan. Ha? Magkakaroon silang magde-delegate ng team yan. Yun ang mangyayari para effectively ay ma-implement itong mga pag-regulate nila, pag-monitor nila sa mga scrupulous na mga tankero na yan. Kaya ayaw natin hanggat maaari na makita natin yung kapwa natin tankero na tire 30 sa 10, 20, bigla makikita mo na kinukuha. Masaya ba? Hindi ako masaya. Although dinidikas natin, kaya mas I am more motivating them to come into open, to come into light. Mag-file na sila ng mga dokumento, magsimula na ho sila ng mga hindi pa huli. Hindi pa huli. Kaya sa mga sama nating legal, mahalin natin yung mga yan. Sa aking mga yan, yung mga illegal nga, kumukuha ng mga tangke sa akin. Pero from time to time, lagi ko silang ina-advise. May mga ganyan din na mga tangkero na hindi pa rin naniniwala. Hala yan! So, sakyan ko lang sila. Diba? Sakyan ko lang sila. Kasi yan ang buhay nila. Si Randy Dispo, Mr. Mariones, si Angeles, si Randy Angeles, no? Si Mr. Yap ng Masagana, Gas, sa Makati, si Mr. Nico Crisostomo, at yung latest, may mga nagtatanong, no? Tungkol dun sa Articles of Incorporation. So, sabi ko nga sa inyo, Articles of Incorporation, para po yan sa LPG business na binuo at inirehistro sa Securities and Exchange Commission if that is a corporation. But since makaramihan po na tankero ay sole proprietorship, ang kanilang business name was registered under the Department of Trade and Industry or DTI. Kaya yung wala po tayong Articles of Incorporation. Ano naman po yung so wala po tayong secretary certificate, no? Notarized representative, di ba? Ito po yung kasi na-discuss sa summit tungkol yan, no? Ang spirit, kung bakit isinama yon is para matiyak na yung katransaksyon ng Department of Energy ay legit representative nitong outlet na ito, nitong LPG participant na ito. So, kinakailangan merong duly notarized representative. So, yan, para po sa atin yan. Dapat meron po tayo yan. Okay? So, ayan po. At maraming salamat. Good morning. Mabuhay po tayong lahat. At wag po kayong magtatampo magkaminsan. Matagal ho akong lagay ng content dahil nung nakarang araw tayo po ay tinrangkaso, nagsarap po talaga tayo dahil one man band nga tayo . So paminsan-minsan nanghihiram tayo ng mga rider, mahirap namang pa-hostage tayo sa mga rider na masyado ng demanding, no? Hindi na trabaho ang hanap, kundi kinakailangan natin ng rider na may puso at malasakit din na naiintindihan na tayo nagsisimula. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.